sa mga hindi po nag-skip ng ads dyan sa umpisa, thank you so much. And sa mga happen to skip the ads, then don't worry, meron pa pong next time. Hello again guys and welcome back to my channel. Make sure that you watch this video till the end kasi sa huli ko sasabihin kung ano or how to win this giveaway prize. So ayun nga, so I just wanna share with you guys, today, July 17th, 2020, we have received that email from YouTube Partnership Program! And yes, we are finally monetized. Siyempre, gusto ko nga pong mag-thank you sa lahat po ng sumuporta po sa akin until I reach this another milestone. Thank you po from the bottom of my heart. Hearts, ang dami. Special mention natin si Darling kasi sa totoo lang, siya ang aking mostly photographer sa lahat ng aking mga vlogs, / videographer, / minsan driver, etc. In this vlog, gusto ko lang i-share yung journey ko from the time or from the moment I decided to vlog. So it was September or October ata when I had that thought na why not hindi mag-vlog? Since mahilig din naman ako manood, like, natuwa ko kasi yung mga vlogs ni Alex Gonzaga minsan nakakawala nga naman talaga nung stress kasi matatawa ka talaga. And from there, naisip ko mag-vlog na yung hindi yung mema lang ba. Mag-vlog din ng mga content na could also divert someone's negative circumstance into positive or at least any helpful information na pwedeng-pwede pong makatulong sa ibang tao. October 2019, when I first published my vlog, and ito yon. And kung mapapansin nyo, that was May 9, 2019 when Maki proposed to me. And imagine that gap from May to October. So, totoo lang, hindi ko pa talaga iniisip na mag-vlog noon. Then, eventually, I started vlogging. And dati, masaya na ako kapag nakaka-50 viewers lang ako or kapag nadadagdagan everyday yung mga subscribers ko. I think nag-start ako ng less than 100 subscribers and dumating sa point na talagang mini-message ko din yung mga relatives ko, friends ko na, uy, subscribe nyo naman ako, uy, panoorin nyo naman itong video ko, and so on. And let me know your thoughts about those or kung ano yung mga suggestions nyo about sa mga next na videos ko. To tell you, honestly, hindi rin po madali ang mag-vlog. Sa totoo lang, hindi rin po madali ang mag-isip ng content. But then, as time goes by, every time na nag-upload ako ng videos and sa mga nagdadaan na pag-upload ko, nakikita ko na pwedeng-pwede rin po palang i-improve yung content mo, yung videos mo. Parang nilove ko na ang pag-i-edit ng videos and I'm enjoying it right now. So ngayon, natuturin ako kung paano ko siya gawin medyo mas creative and doon lumalabas rin pala yung skills natin if we really love that thing na ating ginagawa. So let me just share you the reasons kung bakit nga ba ako nag-vlog. And dito nyo rin po makikita kung bakit ang vlogging could be interesting as well. I hope ito ay mag-inspire po sa inyo, lalo na sa mga bagong YouTubers or sa mga nag-iisip na maging YouTuber in the future. So first reason, syempre aside from telling God your bad circumstances, kaya nga nasabi ko kanina, whenever I watch Alex Gonzaga's vlog or video, minsan andun yung pag-change ng mood mo. And naisip ko na we can be that person too. Yun bang makakapag-influence din tayo ng ibang tao through sharing or vlogging our life's experiences, especially kung napagdadaanan natin ay same din ng mga napagdadaanan ng ibang tao. O tuwing nag-upload ako, may nagme-message din sa akin na sasabihin sa iyo na thank you for sharing this helpful information. Thank you at na-encourage ako sa sharing nyo, sa ginagawa nyo, and maraming salamat kasi ganito yung content mo, ganito ganyan. So, masarap yung feeling na nakakapag-lift up ka ng soul just vlogging, no? Tas parang nakapag-encourage ka na, at the same time, kumikita ka pa. Second reason why I wanted to vlog, sa lahat ng mga taong nakakilala sa akin, honestly, ay kilala ko as either ambivert or extrovert. Pero sa office,
kasi parang ang hirap magsalita dahil hindi naman lahat ng mga tao doon ay kilala mo. So, gusto kong ma-elevate yung confidence level ko when it comes to expressing myself to the people I don't know. Kaya naman, kahit na hindi ko kilala yung ibang tao, ay andun pa rin yung pag-share mo ng life's testimonies mo, na experiences mo, or any helpful or tips na pwede pong makatulong sa iba. I think through vlogging, mas na-express ko yung sarili ko, lalo na sa mga tao na hindi ko kakilala. And masarap sa feeling na kahit sa pag-vlog lang ay natututo ka na. And ayun nga, sabi ko nga, kikita ka rin. So last but not the least na reason ko ay syempre, we all want to encourage other people by sharing them God's word. Others would think na ay corny yan, ay boring yan kasi what? Word of God ganito ganyan. Pero that could be your opinion. What about yung ibang tao na nangangailangan ng eksaktong encouragement na pwede po nating i-share? You can be used by God as well if you are willing to take that call. It's a choice. Mag-upload ka na nga lang, diba? So why not hindi mo i-upload yung mga videos na alam mo in hundreds or pag-monetize ka, thousands of viewers na makakakita. Syempre, something that will also lift them up, something that will encourage them to move forward, or something that will help them find that information that they are looking for. Wala namang mawawala din sa atin, di ba? Again, you are already obeying that mandate of God, or you are obeying, following that instruction from the Lord, and at the same time, kikita ka din. Kung mapapansin nyo, secondary lang yung kikita pagdating sa YouTube. Hindi ako magpapaka-dishonest na sasabihin ko sa inyo na ayoko ng money or extra income dahil sino ba naman yung may ayaw ng extra passive income. Na ito ay gagawa ka lang naman ng mga videos, gagawa ka lang naman ng mga contents, and all that. Tapos kikita ka na. Pero here are my suggestions for you if you are planning to create your own YouTube account. Or kahit pa YouTuber ka na pero beginner ka pa lang, or kapag nag-iisip ka ng content na gusto mong i-vlog. So very first one is, don't think of money as your very first goal as to why you have decided to create your own YouTube channel. Hindi masama na mag-earn na money through YouTube, yes. Pero huwag nating hayaan na yung pinakaunang rason natin kung bakit tayo nag-create or naggawa nung YouTube account is because of money. Just because of money. Alam niyo kung bakit? Kasi it shows. Iba na magre-upload pa nung let's say videos ng anyone na nabalita na sa news, nabalita na sa Facebook, nabalita na sa lahat halos ng social media. Re-upload pa yung issue na yun sa kanyang sariling vlog. Diba? Parang napaka-unfair din sa tao nyo. Huwag natin siya simulan sa gantong paraan. And guys, kung magandang balita yan, mas maganda. Pero if it means earning in such a way, then it's not a fulfillment. Number two ay be natural. Be the real you. So don't try or don't aim for people to like you or yung ma-please sila with someone you are not. Kasi mas masarap pa rin sa feeling na kilala ka nila as totoo, kilala ka nila as natural. And it just comes naturally when you are that person na pinapakita mo or you are who you are. So just be you. So third one is, share a content that will help or reach people out. So information is what people looks for, and be that person then na makakapag-contribute nung pag-share ng mga hinahanap na ibang tao. Number four ay be original. Well, marami nang pwedeng maging content like cooking, music, travel, beauty, or how-to videos. Anything po na pwedeng-pwede po i-share or any tutorials. YouTube itself is encouraging us to create a content that is originally made by us. Malay mo naman, diba? Just by sharing that thing you love to do, then baka mag-trend pa. Alright, so before I end this video,
I would just like to say thanks again to all those people who supported and keep supporting me till now. You are all such a blessing to me, and this monetization wouldn't be possible without your support. Thank you so much po sa inyo, sobra. And I hope that you will also share your thoughts or any suggestions po para po ma-improve pa natin itong ating editing or yung pag-create ng content. Because we also want to share the blessing. It's free giveaway time! So the winner will get a Majid Alpha Team gift card worth 100 dirhams if you are here in UAE. And 1,000 pesos GCash if you are in the Philippines. O bakit winner lang? Kumbaga, iisa lang ba? Iisa lang muna ngayon kasi you have to stay tuned. Other giveaways will also be given. Or depende kung kailan ako mag-decide na pwedeng magbigay ng giveaway. Hit that subscribe button and also click that notification bell for you to be updated. And makita nyo yung bagong uploads natin. So, mechanics will be subscribe to my YouTube channel and the Catalyst channel. Second is share this video on Facebook and tag 3 friends. Third is comment down below done and also share your thoughts or opinion. Ano pa yung mga pwede nating i-improve sa aking pag-vlog. Especially kung ikaw po ay regular na nag-review ng aking vlog. So, let me know your feedback and I would love to entertain that. And gustong-gusto ko rin po na entertain kung kayo po ay magsasuggest ng any content for my future vlogs. So, that's about it. Thank you so much and God bless you all.